Simulan na po natin. Ito na, ito na. Meron po akong gustong ipakita sa inyo, ha? O, simulan natin dito kay Ontiveros. Si Ontiveros pala. Si Senator Ontiveros. Idol pala si Romualdez. Ba, grabe, ha? Sa dami mong ia-idol si Romualdez pa. Paano mo nasabing idol niya si Romualdez? Ito, papakita mo. Ha? Kayo po ang humusga kung idol nga niya si Romualdez o hindi. Malaki ba? Lakihan natin, ha? Para madali nyo makita. Oh, ayan. Oh, ayan si Ontiveros. Ako, grabe. Tingnan nyo nakalagay sa taas. Kung ikaw ay matanda katulad ko, may edad na katulad ko, hindi mo mababasa yung nakalagay sa taas. Ha? Kakapiranggot. Ito yung kanyang advokasya. Suportahan ang mga mangingisda sa West Philippine Sea. Nakita nyo? Kung pipiliti mo mabasa yan, habang tumatakbo ka dyan sa pakaliwa na yan, mababangga ka pa. Kasi sa sobrang liit, tingnan mo ngayon yung pagmumukha niya. Di ba? Ang laki ng mukha niya. More than half. Yung pangalan niya, atin ito. Senator Risa Ontiveros. Grabe, no? Para, ano na ba to? Ha? Ang aga nyo naman ata ni Romualdez mangampan niya. Ang dami nyong ganyan. Anong meron? Ang advokasya mo dyan sa West Philippine Sea. Kaya pala ito si Ontiveros, putak ng putak. May pangarap talaga to? Ha? Isa pa tong tatakbo sa 2028. Sino ba ang kinukonvince nyo? Eh, ako yung nagtatanong lang po, hindi tayo nagbibintang Senator Ontiveros, ha? Sino bang ikinukonvince nyo? Yung taong bayan na suportaan ka? Pero alam naman natin, hindi ka mananalo sa 2028? Alam na alam yan. O, yung mga sponsor para suportahan ka sa 2028? O, ikaw ang gawing standard bearer ng oposisyong dilaw kuno? Sino bang kinukonvince mo? Yung sponsor o yung dilaw? Kasi I'm sure, hindi mo na makukonvince yung taong bayan. I will tell you straight, hindi ka mananalo sa 2028. Si Tambaluslos nga, malabong manalo eh. Ikaw pa. Na si Tambaluslos ay nasa kanya ang makinarya. Andyan ang Magic Sing. Nasa kanilang panig ang Magic Sing. Nasa kanilang panig ang makinarya, ang oposisyon. No! Ikaw pang oposisyon na you belong to the dilawang laos na. Ano pang ma... Ako, wala akong maisip kung sinong kinukonvince niya rito eh. Ikaw ba eh, talagang gusto mo lang malathala yung pagmumukha mo dyan o talaga namang kinukonvince mo yung mga tinatawag nating sponsor. At para ikaw ay itulak na... na yellow bearer pagdating sa 2028. Grabe, napakaaga, no? Ang aga nito, pag tiningnan mo, idol na idol niya si Romualdez, ang aga! Ang agang mamuliti ka. Kaya po nabababoy ang Pilipinas dahil sa politika. At ang aaga nila, ang layo pa ng 2028. Andyan na kayo. Oh, ito'y halatang halata. Nagmamadali ito si, ano? Si Ontiveros. Kung hindi ako nagkakamali, etong lugar na ito, ha? Talaga magmamadali ka dyan kasi pakaliwa yan, yan po ay pagbaba niyan going towards Slex na. O, mabilisan na kotse dyan. O, eh, ang ganda nung kantong pakaliwa na yan eh. Ha? Kung tama ako ng pagkaano ha, kasi dyan ako dumadaan eh. Grabe, no? At marami pa po tayong ilalabas na ganyan. Mag-idol yan eh. Ang susunod kong mga ilalabas sa inyo, yung kay Romualdez naman. Kung hindi pagmumukha niya nakikita yung pagmumukha ng asawa niya. Kung hindi pagmumukha ng asawa niyo, yung pangalan ng tinggog-tinggog na yan. Kakornihan niyang tinggog. Ano ba klase? Ano ba ibig sabihin talaga ng tinggog? Well, medyo may kakornihan eh. But anyway,
talaga pong ako, I'll just be honest. Na? Magalit na kayo sa akin kung magalit kayo. Pero I don't see any bright future sa Philippines in the near future. Ha? In the near future po sila sabi ko, maybe pagtagal. Oh, no. But in the near future, wala talagang pag-asa Pilipino. Ayan ang mukha ng politiko natin. Nasa billboard. Ang advokasya, napakaliit. Ano ba talaga pinopromote niya rito? Yung mangingisda o yung mukha niya? Ang agang mamulitika. Alam niyo kung nangyayari sa akin? Ito'y aking opinion, huwag ka magagalit ha. Pero huwag niyo pong gahasain. I'm not talking about Ontiveros ha. Pero yung ginagamit ang isang mga kawawa nating sektor, grupo, or ng mga Pilipino, yung mga nakakababa nating kapwa Pilipino, pag ginagamit, para sa akin, parang yung ginagahasa. Yung, kunwari, concern sa mga mahihirap, pero ang nakapaskil ay ang pagmumukha nila. Hindi kayo concerned sa mahihirap. Ginagahasa nyo ang mga mahihirap. Ginagahasa nyo, ginagamit nyo lang. Para ano, ipromote ang pangalan ninyo. Para ano, ipromote ang inyong party list. Para ano, ipromote ang inyong pagmumuka. Lantaran pong pang kayo, ha? Kayo. Kayo ang gumagahasa sa maliliit nating kababayan. Ngayon naman, magsasaka. Dapat nilagay mo dyan yung maraming mga magsasaka. Dapat hindi mukha mong nakalagay dyan. Anong koneksyon ng mukha mo sa mga magsasaka? Ito'y halatang agenda, may personal agenda. Itong mga politiko talaga natin. Ito'y nagaya sa mga dilawan, ganyan eh. Anong asta papel? Ito namang si Romualdez, nagaya sa mga dilawan na pulawan. Ano rin ang asta papel? Maepal. Ba't hindi nyo gayain si Duterte? Ayaw nyo ng mga ganyang-ganyang kakurnihan, tarpo-tarpulin, cheke-cheke. Ang aga nyong mamulitika. Dapat ha, kayo mga Pilipino, advice lang po. Pagka masyadong maaga mamulitika, pag masyadong maingay sa mainstream media, sa traditional media, laging pabida, laging nag-grandstanding sa mga hearing sa Senate or sa Kamara, maalataan nyo naman na ang pinopromote sarili. Hindi naman concern talaga eh. Kasi kung concern talaga yan, kahit wala ang pangalan, kahit wala ang mukha, tutulong yan. E kada tulong, may mukha. Ang sabi dito, tinggog, meaning mag-ingay. Yun ba? Kaya maingay sila. Ang alayo-layo pa. Isipin mo ano pala ngayon? 2023 pa lang. 2028 pa yung election. 5 years pa. Para na tayo ngayon nasa ano, campaign period. Puro pagmumukha na nila mga nakakalat, kakahiya para kayong ano. Ewan ko ha. Yan ay lantarang pagbubuhat ng sariling bangko. Nakakahiya. Huwag niyong sabihin ang palusot nyo, hindi kayo naglagay. Ang naglagay niyan ay mga kaibigan ninyo. Hindi. Di patanggal mo. Bakit si Duterte? Binibigyan siya ng cheque, binibigyan siya ng mga tarpulin. Anong ginagawa niya? Pinatatanggal niya. Magalit ka. Ayaw mo? Magalit ka. Para hindi na nila ulitin. Plastic. Ito po, bubulgar natin. Susunod-sunurin ko na po yan. Ha? Yung mga naglalabas ng muka, yung mga naglalabas ng pangalan, mga naglalabas ng party list, dahil sila ay tumutulong. Kung meron po kayo, litrato, isend nyo po sa akin, ilalabas ko rito. Basta legit, ha? Hindi yung, hindi yung inano lang, ha? Kailangan legit po yan. Makita po talaga natin. Ito yung sined lang sa akin. Ngayon, paano kontrolin hindi legit yan? Pupuntahan ko.
Ha? Kung hindi legit 'yan, sumagot ka, Ontiveros. Peke 'yan. O, 'di ba? Ganun lang kasimple 'yun eh. Hmm. Pero kung hindi mo sasagutin 'yan, totoo na 'yan. Hindi, unang tingin. Sige nga, tanungin ko kayo, mga makadilawan. Pag tiningnan mo ba 'yan? Ang makikita mo talaga concern siya sa mangingisda. O nagbubuhat siya ng sariling bangko niya para i-promote ang sarili. Ang tinggog daw, bigkas, ang dami na. Yung iba, boses. Yung iba, mag-ingay. Ang dami palang meaning ng tinggog, no? O, tinggog meaning, boys, ang mag-ingay kasi ay magsaba. Ito naman, susunod na ipapakita ko sa inyong picture.